Number 10, Buta Buta. Ito ay may common name na blind your eye, milky mangrove, at blinding tree. Ang buta ay salitang Bisayan na ibig sabihin ay bulak. Ang buta-buta ay isang matibay na halaman na nabubuhay sa maputik at mabato na lupa. Karaniwang matatagpuan ito sa lupang bahagi ng Bakawan na may perpektong kahoy na pwedeng gawing panggato. Ngunit anong dahilan kung bakit ang halaman na ito ay mapanganib? Nagtatagla ito ng milky juice o latex at mapanganib dahil puno ito ng toxin. Ang ilang mga bata ay maaaring maging sanhi ng blister sa iyong balat at kapag tumama sa iyong mata ay maging sanhi ng iyong pagkabulag. Number 9, talumpunay o katsubok. Ito ay tinatawag na thorn apple sa English at may common name na kamkamaulu, katsibong, katsubong, salanpuni, siba, susupan, talumpunay, taubihong at iba pa. Ang halaman na ito ay kilala ng mga karaniwang tao dahil sa hallucinogenic properties nito. Ito ay naging sandata sa mga arsenal ng enterprising criminal sa China na inihahalo nila sa mga tsaa at pinainom ng walang pagdududa. Makikita ang mga halaman sa mga waste places sa Pilipinas. Mayroong balita dito sa atin na ang mga kabataan ay sinunog ang daon na ito at nilang hapang musok. At mayroon din na inihalo ang pruta sa juice na naging dahilan ng pagiging hallucinogenic nila. Number 8, Diefenbachia. Ito ay may common name na dumb cane, spotted dumb cane at mother-in-law stang na native sa American tropical. Kalimitang makikita ito sa mga bahay natin dito sa Pilipinas na nakadisplay. Ang bawat portion ng halaman na ito ay nagtataglay ng needle-like calcium oxalate crystals. Kapag aksidenteng nalamon at minuya, ang mga crystals na taglay nito ay magdudulot ng matinding sakit at pamamaga ng bunganga. Ang pinakamalalang epekto nito ay damage sa kidney at stomach o diarrhea. Ang mga juice ng halaman na ito ay nilalagay ng mga Amazonian people sa dulo ng kanilang pana na gamit nila sa pangangaso. Number 7, castor plants. Ang halaman na ito ay may common name na katana, gatlaua, lansina, tangan-tangan, at tawa-tawa. Marami sa mga halaman na ito ay nabubuhay sa wild at native ng Mediterranean region, Eastern Africa, at India. Ang castor oil ng halaman na ito ay ginagamit sa panggagamot ng iba't ibang sakit. Ito ay nagtataglay ng toxin na tinatawag na resin na makikita sa lahat ng parte ng halaman. Kapag nakalunok ka ng 4 o 5 na buto ito, ay maging sanhi ng burning sensation sa lalamunan, diarrhea, pagsusuka, at pagkamatay sanhi ng dehydration. Isang buto lang ng castor plant ay maaaring pumatay sa tao sa loob ng 2 araw kapag hindi naagapan. Number 6, Rosary Pea. Ito ay may common name na matag-iring o cat's eye, jumping bead, at crab's eye. Ang halaman na ito ay makikita sa India, Sri Lanka, Thailand, at Pilipinas. Ang rosary pea ay isang cold-blooded killer at payat na halaman na gumagapang sa mga puno at palumpong. Madali itong matukoy ng isang tao sa pamamagitan ng mga buto ito na bright red at may black spots. Malamang ay ginawa mo itong bala sa straw ng soft drinks at pinaglaruan bilang sulpot. May mga balita na ang laman ng mga buto ito na kahit 3 micrograms ang sukat ay pumatay sa isang tao. Naiulat din na ang seeds nito ay ginawang kwintas ang dulo ng karayom na ginamit na pantusok ay nasugatan ng biktima na naging sanhi din ng kanyang pagkamatay. Ito ay nagtataglay ng laso na tinatawag na abrin at 75 times more deadly kaysa sa resin ng castor bean. Number 5, Wolf's Bane. Ang Wolf's Bane ay may common name na aconite, devil's helmet at monk shoot. Ang halaman na ito ay binibenta online sa Pilipinas dahil sa angking kagandahan ito. Huwag kang magpanilang dahil ito ay nagtataglay ng lasot na tinatawag na alkaloid shodaconitin. Ang mga Aino people ng Japan ay nilalagay ito sa dulo ng kanilang mga arrow at ginagamit sa pangangaso. Sa kasaysayan, ang Germany ay nilalagay ito sa kanilang mga bala na ginamit nila sa giyera sa Asia. May isang hardenero ang nakalunok ng halaman na ito na nagdulot ng burning sensation sa limbs at abdomen. Kapag sobrahan, maaari kang makatay sa loob ng 2 hanggang 3 oras lamang. Number 4, English Yew. Isa ito sa pinakadelikadong halaman sa mundo. Kung ikaw ay mag-decorate ng iyong hardin, ang mga decorator ay inirekomenda ito bilang foundation sa mga hedge o halamang bakod, pero huwag kang magpanilang dahil lamang sa aesthetic value. Marami sa mga hardin sa Pilipinas ay pinalamutian ng ganitong halaman.
kalaman. Ito ay native sa Europe, Northern Africa, at Southwest Asia. Ang mga malambot na bright red berries nito ay kinakain ng ibon at ito lamang ang parte ng halaman na walang toxin. Ang 50 grams na toxin ay maaaring pumatay sa tao. Ang mga sintomas na dulot nito ay muscle tremors, nahirapan sa paghinga, convulsion, pag-collapse at maaaring umantong sa kamatayan kapag napabayaan. Number 3. Belladonna. Ang belladonna ay may common name na lubi-lubi at deadly nightshade. Ito ay isang contradictory plant dahil ang proper extraction sa halaman na ito ay maaaring magamit sa antipyretic, antiseptic, antipasmodic at iba pa. Kapag nalunok mo ang prutas ng young plant na ito na nagtataglay ng toxins, maaari kang magkaroon ng sintomas ng pagkawala ng boses, dry mouth, headaches, nahirapan sa paghinga at convulsion. Ang buong parte ng halaman ay nakakalasot, pero ang prutas o berries ang delikado dahil ito ay matamis at maaari mag-attract sa mga bata na kainin ito. 10 hanggang 20 na berries ay maaaring pumatay ng tao at gayon din ang isang maliit na daon na puno ng lason. Number 2. Trompeta. Ang trompeta o angel's trumpet na may magagandang bulaklak kung saan halaw ang kanyang pangalan na mukhang trompeta ng mga anghel. Sa kabalian, ito ay ginagamit bilang hallucinogen at intoxicant dahil puno ito ng scopolamine, hyoscyamine at atropine. Ngunit ito ay nagtataglay ng mga panganib na alkaloids tulad ng atropine, hyoscyamine, hyoscine at methyloidine na kapag na-overdose ay nakakalasot. Ito ay nakapag-accelerate ng heart rate at cardiac rhythmic disturbance which is fatal o nakakamatay. Ang 4 grams na daon ng trompeta ay nakakamatay din sa mga bata. Number 1. Pongpong. Ang halaman na ito ay may common name na suicide tree, mentolia at utalang. Ito ay makikita sa India at mga ASEAN countries tulad ng Pilipinas, sa mga coastal salt swamps at malalambot na lupa na puno ng tubig. Ang prutas nito ay tinatawag na otalanga na nagtataglay ng mabisang toxins na ginagamit sa homicide at suicide sa bansang India. Ang mga sintomas nito ay burning sensation sa bibig, violent vomiting, irregular respiration, headache, irregular heartbeat, coma at pagkamatay. Naiulat na mayroong 500 cases of fatal poisoning mula 1989 hanggang 1999 sa Kerala, India.